kaming maraming salamat po sa naging sponsor po. Ayan. Hindi na makapagsalita si Nana Gemma dahil kanina pa talaga siya, hindi niya akalain na makatanggap siya, no? Nagiging emotional na siya. Speechless na si Nana Gemma sa mga natanggap niyang biyaya. Magandang hapon po mga kababayan. Nandito tayo muli kay Ate Gemma kung saan itong pwesto mga kababayan. Dito natin sila nakita, no, na nanguhuli ng palaka. So ngayon po mga kababayan, nandito tayo ngayon dahil mag-update na po tayo mga kababayan. Kumustahin na po natin sa Ate Gemma kung ano na po ang nangyayari sa kanya. Umalis po kami kasi nung baka hanggang dito dyan sa amin dyan. Bumanga dito. Kaya umalis kami po sa talagang binigay sa amin. Umapaw ito. Gusto ko grabe saan galing yung tubig hanggang. Hanggang dito po yung tubig yung mga pinagsasabi sa mga anak po. May remembrance ako. Nasugat ako. Bakit nagmamadali kayo? Opo. Niligtas niyo yung mga bata, buhat buhat niyo yung mga anak niyo. Opo, ma'am. Ay, Diyos ko. Nakakatakot pala dito, no, mga kababayan, dahil nung time na bumaha daw hanggang dito ni Ate Gemma, at syempre niligtas niya yung mga bata kasi maliliit pa yung mga anak niya, at ayun, may sugat nga siya dito. So punta tayo sa bahay niyo, dating bahay niyo. So ayan mga kababayan, nandito tayo muli sa bahay ni Ate Gemma kung saan dito natin sila nadatnan. So ang nangyari po kasi mga kababayan, nung binaha, no, itong bahay na ito, halos na umapaw yung tubig kasi hanggang dito nga ni Ate Gemma. So ngayon, wala na sila dito. So lumipat na sila doon, galing sa gobyerno mga kababayan na pabahay, no. Kaya maraming salamat din dahil isa sila sa mapalad na nabigyan ng pabahay at kahit papaano, no, yung mga kababayan natin na walang kakayanan magpagawa ng bahay ay kahit papaano nabigyan sila. Kaya ngayon wala na sila dito, no, Ate, tama Ate Gemma. Pero pag umaga po nandito po kami, pag gabi uuwi na lang po kami doon, tapaka biglang aapaw na naman yung tubig, kawawa lang naman kami dito po. Ah, okay, so sa araw nandito kayo. Okay. Ate Gemma, kumusta na ngayon? Buhat nung sayo ay huling ganun nakita. Ganun pa rin ang buhay. Tuloy-tuloy pa rin. Yung asawa ko ngayon, ma'am, nag-extra lang po sa ano, sa saan ba yun? Nagtrabaho po siya sa ano, Alaminos po. Malayo. Alaminos, so weeklyhan ang uwi. Hindi ko alam po, ma'am, kung makaka-uwi siya. Iniwan kami na wala kaming kapira-pira. Buti na lang, ma'am, yung binigay niyo na bigas, yun ang kinakain namin. Umalis siya para maghanap ng trabaho. Walang iniwan din sa inyo. Mag-aantay pa ng sahod. Eh, buti na lang. May biyaya. So, kahit papaano merong makain, kahit wala siyang iniwan na pera. Kahit wala na kaming pangbiling ulam, ganun. Yung mga ano namin, kapitbahay namin, pag minsan nagbibigay sila ng mga ulam ng mga anak. Nangunguha pa rin ng palaka sa Ate Gemma? Opo. O walang palaka dahil wala ng ulan? Wala ng tubig, ma'am. Kaya ano, huminto po ako na naghuhuli ng palaka. Ayun. So, ilang linggo na si Mister nasa Alabunos? Isang linggo na po bukas. Ah, baka may sahod na siya bukas kasi Sunday. Malayo po. Baka hindi po siya makaka-uwi, ma'am. Kaya ano? Hindi makaka-uwi. Kung hindi siya makaka-uwi, hindi, magpadala na lang, no? O siguro, ma'am, kung may ano, may sasahuran. Pwede naman, kahit hindi siya makaka-uwi, magpadala na lang siya, no? Palawan, madali lang naman yan, no? Okay. Sa ano kasi, ma'am, ay ma'am siya nagtatrabaho sa harvester. Sa ano sa din? Sa kabundukan din, oh, to, oh, sa ano, oh, nila, oh, to.
Ah, pag ganyan, mahirap din sa bayan, malayo din. So, tiis-tiis mo lang talaga, no? Kumbaga, kung walang padala, kundi gagawa ng remedyo, gagawa ng paraan kung saan makahiram ng, ano, saan makahiram ng pangkain nyo. No? So, yung bigas, marami-rami pa. Meron pa. Meron pa, mga dalawang limon na lang po yung natin. Oh, tapos sinabi nyo kanina, meron kayong nadatnan kayo ng bigas uli. Ano yun? Opo, yung galing po sa school, ma'am. Binigay nila, di ba kuya, nakita mo? Ah, galing sa school? Yung mga bata na binibigyan ng bawat isang bata? Hindi po, yung naaawa din sa mga madam na walang pangbiling bigas, inililista po nila, tapos pinupunta nila sa gobyerno. Teacher po ang... okay. Teacher, kinukuha nyo doon, ang binibigay ng mga teacher, yun din po ay hinihingi ng mga teacher para doon sa mga magulang, doon sa mga estudyante nila na talagang walang-wala. O yun, ang ganda naman. So, nandito kami. Kumusta ka, anak? Okay lang po. Okay ka lang? O, ikaw, anak ko? Inuupo nga sila eh, wala pa. Ha, ayos ka lang? Okay lang, ikaw? Apa. O yun, okay lang. So, anong merienda nyo kanina? Wala. Wala? Bakit walang merienda? Walang pangbili. Ha? Walang pangbili. Walang huling palaka. Kaya walang pang merienda. Opo. Pag may huling palaka, may pang merienda, palaka din, no? O, ulam, palaka, merienda, palaka, hapunan, palaka. Pagdating ng gabi, kuka. O, ganun na, no? May remembrance po nga ako sa ano, baha, nasugat po ako sa yan ano ko sa kanila. Yung mga gamit namin wala na yung mga iba. Kaya hindi ko na isalba yung mga gamit naming iba. Kaya tinali-tali ko na lang yung mga ano. Oh, buti na lang mga kababayan no, na kahit papaano isa sila sa nabigyan ng pabahay dito sa lokal ng Santa Barbara. Pangasinan, mga kababayan. So, malaking tulong po yun dahil kung dito lang po talaga sa mga kababayan, talagang kawawo talaga yung sitwasyon nila, no? At delikado sa mga bata. Paano pag nagkataon, biglang bumahain din, wala dito yung mga magulang, tapos mga bata lang naiwan. Delikado, no? Kaya, thank you din sa ating, maraming salamat sa ating lokal na pamahalaan dito sa bayan ng Santa Barbara na isa sila sa beneficiary doon sa pabahay nyo. Thank you so much. Mayroon kaming dalang pang meriendang palaka. Okay lang? Opo. Masarap ba ang palaka? Opo. Oh, okay lang sa inyo yung merienda natin, palaka din? Opo. Oh, sige. Kasi paborito nila ang palaka, kundi ang pang merienda natin, palaka din. So ayan, anong merienda dala-dala ni... McDonald's. So ayan, mayroon kayong McDonald's. Oh, chicken McDo. Oh, hindi na siya palaka, chicken na. No, totoong karne na. Oh. Ilang beses ba kayo nakakain ito sa isang linggo o sa isang buwan? Ngayon lang. Ha? Ngayon lang? O ano ba ito dala namin? Chicken. Oh, 'di ba? First time ng mga bata makakain ng totoong karne, chicken, fried chicken. Ito yung madalas paborito ng mga bata kaya mahilig pumunta ng McDonald's at saka pupunta ng Jollibee kasi alam naman natin ang mga bata na talagang paborito ang fried chicken. Oh, dito kayo. Oh, dito kayo. Oh, merienda with rice. Palaka. So, nandito sa'yo, anak. Diyan palaka makuha yun. Ha? O, kain na. Dali. O, kain na, anak. O, kain ka na, anak. O, may mga ubo yung mga bata. May mga ubo ang mga bata. May mga ubo yung mga bata. O. Tamang-tama, mga kababayan, is first time nila makakain mo. Masarap ba, anak ko? Apo. O, saan masarap? Chicken o palaka? Chicken. Kanina ang wala pa yung chicken, masarap yung palaka. Ngayon na natikman nila ang chicken. Chicken na daw ang masarap. Wow. Lima ang anak ni Ate Gemma, no? Yung iba wala dito. At ito lang yung kasama natin kasi nandoon sa kabilang bahay. So kasi nandito. Oh, so ayan mga kababayan, no? Ang dinala namin
is akala namin kasi lima lang sila, kaya bumili na din ng limang McDonald's. So ngayon, apat pala ang anak ni ate plus mag-asawa, so bali anim silang lahat, no? Kasi yung nandito kasi dadat na namin, tatlo lang sila, hindi namin naitanong kung ilang lahat talaga yung mga anak ni Ate Gemma. Oh, 'di ba? So Ate Gemma, sabi mo na first time na makakain at nakita mo yung anak mo na kumakain ng McDonald's. Ano sa pakiramdam na kay papaano nakatikim din sila? Kahit papaano po nakatikim din sila ng McDo dahil lang po sa inyo. Kung hindi po sa inyo, hindi ko sila makakain ng McDo. Ayan. Walang anuman, Ate Gemma, no, na kahit papaano sa simpleng pagkain na yung hindi natikman sa mga bata, kahit papaano natikman nila ngayon, no? Ate Gemma, no, o bilang nanay, syempre masakit sa pakiramdam, no, na minsan masakit din sa pakiramdam dahil yun nga, yung mga ibang bata, lahat ng halos pagkain natikman na nila, pero katulad ko rin, no, graduate na ako ng high school, hindi pa ako nakatikim ng Jollibee o McDonald's, natikman ko nung matanda na ako. So tulad din nila, no, kahit papaano nakatikim at itong binigay natin sa kanila ay natikman din yung pagkain na minsan pinapangarap din nila na hindi maibigay-bigay doon sa mga magulang nila. Kaya maraming salamat, no? Maraming salamat dahil nandyan kayo palagi sa atin at marami tayong mga bata na kahit papaano nabigyan natin ng saya, munting saya sa kanila, no? At sa mga kababayan natin na kagaya nito. So ulitin ko po mga kababayan, itong bahay ay sa umaga nandito sila, sa gabi nandoon, buhat lalong lalo na nung binaha sila na hanggang dito. Kaya meron silang bahay na medyo maayos doon sa pabahay na nagagaling po sa lokal ng ating lokal ng Santa Barbara, Pangasinan. So ayan po, maraming salamat. O enjoy lang kayo dyan, ha? Kain lang kayo anak ko, ha? Opo. O, di ba ang tarap-tarap naman yan? Opo. Mm. Yung mga ubo yung mga bata, ibili mo ng gamot at si Gemma, ha? O ito, 1,000, ibili mo ng gamot sa mga bata para hindi lalong lalala yung ubo ng mga bata, ha, Ate Gemma? Naging emosyonal na naman si Ate Gemma kasi sabi nga niya, umalis yung asawa niya, walang iniwan na budget dahil pumunta sa ibang bayan at may trabaho doon, tapos malaking biyaya nung nabigay natin nung nakaraang araw dahil yun yung pagkain nila habang nasa malayo, habang nagtatrabaho yung husband niya at walang padala hanggang ngayon at walang iniwan na cash para sa pagkain, at nandoon yung ating ayuda na binigay sa kanila hanggang ngayon, yun po yung kinakain nila sa araw-araw. O di ba mga kababayan, ang dami nating nailigtas dahil kung nagkataon, kung hindi natin sila nabigyan ng munting ayuda, and then naghanap pa yung mister niya, no, at mag-aantay pa kung hanggang kailan magpadala or hanggang kailan uuwi. Ngayon mga kababayan, buti kung mayroong mauutangan ang tanong, no, may mga tindahan ang tanong kung pautangin ka kung wala ka rin pang bayad, na alam na naman din ng tindahan na wala kang kakayanan na magbayad. So nakakaawa, no, nakakaawa. So diskarte lang, bahala na ang buhay, no, tulad nung ginawa niya nang muhuli ng palakad para may pambili ng bigas. Eh ngayon, wala nang ulan, eh paano, wala nang palakad dyan, no? Kasi yung malaking irrigation dyan, tuyong-tuyo na, wala nang tubig. So wala na rin palaka na mahuhuli. So ayan sa mga kababayan, maraming salamat po muli sa ating mga sponsors, sa ating mga YouTube member, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, followers, sa lahat na nagmahal dito sa channel ni Madam Lori. Maraming salamat po dahil marami tayong napapasaya ng mga bata na tulad nila na kahit paano nagkaroon ng pag-asa, makatikim ng mga pagkain, no, na hindi pa nila natikman. Maraming salamat po. So may ano, saan yung plastic bottle, ate? Nading. Mabunso. Ang alkansya niya. Ano ito? Alkansya mo to, Adeng? Apa. Magkano na laman? Bakit ka nag-iipon? Para? Pambili ng palaka. Ayan, lagyan natin, Adeng, ha? Apa. Ayan. Lagyan natin ng laman. Thank you, po. Kanino to sa inyo? Apa. Ayan, lagyan natin ng laman. Hindi mabigat na yung laman.
ano pa bang may laman? Kaya lagyan natin ng laman ha. Eh, bawal papel dyan. Barya lang. Hindi, pwede yan. Bawal papel. Bawal po ate. Bawal. Bawal daw? Pwede. Pwede. Ayan. Lagyan natin ha. So, pang birthday ni ade. Thank you, ba. Bye-bye. Mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye-bye. Okay.